Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission o NPC ang mga insidente ng spam messages na naglalaman ng pangalan mismo ng mobile subscribers. Sa isang statement, sinabi ni Privacy Commissioner John Henry na masusi na nilang minomonitor ang ganitong mga insidente galing sa hindi kilalang cellphone number. Nakipagpulong na rin ang NPC sa mga telecommunications company upang maaksyonan ng scam text messages na may mga personal information ng subscribers. Tiniyak naman ng telcos na palalakasin ang security safeguards ng kanilang customers upang mapigilan ang text scam. Nauna nang nagbabala ang National Telecommunications Commission o NTC sa publiko na mag-ingat sa panibagong modus sa spam text messages kung saan nakukuha mismo ang pangalan ng subscribers. Halos kalahati ng bilang ng kabuuang miyembro ng Social Security System o SSS ang nanganganib na hindi makakuha ng pensyon sakaling magretiro sa trabaho dahil sa unstable o hindi tuloy-tuloy na paghuhulog. Ayon kay SSS Chief Actuary Edgar Cruz, hindi lahat ng miyembro ay aktibong nagbabayad at may ilang humihinto na matapos ang una o ikalawang hulog sa SSS, dahilan kaya hindi sila makakukuha ng significant benefits. Paliwanag niya, kapag nagretiro ang miyembro, kinocompute ang kanyang benefits base sa regular contributions habang nagtatrabaho. Nasa 2,000 hanggang halos 20,000 pesos ang posibleng maging monthly pension ng SSS member kapag siya ay nagretiro. Ayon pa kay Cruz, halos 20 million members ng SSS ang hindi makakukuha ng significant insurance dahil sa hindi aktibong paghuhulog. 13% ng buwanang sahod ng empleyado ang inihuhulog sa SSS na magagamit ng SSS member bilang retirement benefit o SSS loans. Paiigtingin pa ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad ng seatbelt law sa mga motorista. Ayon sa Global Status Report on Road Safety ng World Health Organization o WHO, nakaiiwas sa 45 hanggang 50% ng aksidente at kamatayan ang pagsusuot ng seatbelt lalo na sa drivers at nakaupo sa harapang bahagi ng sasakyan. Nasa 110,000 violators ang nahuli noong isang taon at malaking hamon pa rin sa ahensya ang pagpapatupad ng seatbelt law. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.